magandang tanghali. Break time natin. So, ayun. Bigyan ko ng tips. Tips. Yeah. So, papakita ko sa inyo. Ano ba to? Anong klaseng halaman to? So, usually, we called it money plan. Yeah. So, money plan. Paano ba magtanim ng money plan? Usually, elementary pa lang ako ito na yung dala-dala ko lagi sa school. Kasi marami kami nito sa ano. Marami kaming tanim nito sa, alam nyo yung inuman namin ng tubig dati. Yung, tawag ito, banga. Banga yun eh. Tapos yung, ano, yung mga wastewater. Yan. Babagsak dun sa likod ng bahay. Tapos marami kaming tanim na ganito. Yan. So, libre dilid. Yan. So, ganun yung, ano, ganun yung sustainability na tinatawag. Dapat yung mga waste natin ay magamit natin. Di ba? Magamit pa rin natin sa ibang paraan. Okay, so ito, tuturo ko sa inyo yung tips kung paano magpadami nito. Yan. So ito, yan, marami akong nilagay dito na tawag ito, bagong sibol. Yan. So paano ba magpasibol ng ganito? Yan. So pakita sa inyo, ito. Yan. Mahaba, sobrang haba niya. Yan. So ito, mapapansin niyo, marami kayong mapoproduce dito. So ito mga, tingnan nyo to. So dati to, pinutol. Ayan, pinutol, pinanggalingan ito ng isang nilipat natin dito. Ayan. Pag pinutol nyo to, automatic yan sa gitna ng dahon. Merong uusbong ulit na bagong bagong dahon. Tubulik siya, maghahanap yan ng tapos siyempre sumisipsip yan ng tubig, maghahanap yan ng lalabasan ng bagong usbong na mga sanga. Ayan. So dito mapapansin nyo sa pangalawa, ayan, ito, ayan, ayan, may umuusbong siya. So ito, pwede nyo nang putulin to, ayan, putulin nyo ulit to. Ayan. So pag pinutol nyo to, makikita nyo may mga nakausbi na mga ugat. Yan. Yan hahaba yan. So, paano yan hahaba? So, mapansin nyo, ito yung dati ko. Ito ay siguro mga 3 months or 4 months old na to. Mapansin nyo, ang dami niyang ugat. So, madami ugat yan. Tuloy-tuloy lang siya. Tuloy-tuloy lang yung pagpapadami. Hanggang sa, ano siya. Ito, yung isa, bawat dahon yan may lalabas. So, kailangan nyo lang putulin yung pinakatalbos. Ayan. Putulin nyo dito, tapos tatanim nyo. Tapos uusbong ulit. Ayan. Hanggang sa dumami sila ng dumami. Ganoon lang siya kasimple. Itong halaman na to is, kung tawagin nila ay devil, ano? Devil plants. Ito. Kasi indoor siya. Kahit ilagay nyo sa ilalim ng kama ninyo, mabubuhay at mabubuhay siya. Okay, so, kailangan nyo lang siyang ilagay sa tubig. Okay, so, ganoon lang kasi kasimple. At ano ba yung mga benefits nito? Maganda to sa kwarto. Ayan, produce din siya ng magandang oxygen tsaka good vibes pag nakakita kayo ng halaman sa kwarto. Diba? So, try nyong start magtanim na ganito. Kahit isang piraso lang na ganito, mapapadami at mapapadami ninyo. Hahaba ng hahaba hanggang sa puputul-putulin nyo na lang. Kasi, ayan, mapansin nyo, bawat dahon niya, mayroon siyang ugat. Ayan, mayroon siyang umuusting ugat. Ayan. Pag mahaba na to, siguro mga nakaka-apat na dahon na siya. Apat na dahon na. Gaya na ito. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 5. Pwede ko na siya ikat dito. Ayan. Tapos dilipat ulit. Uusbong ulit yan dito. So, ganun lang yung pagpapadami ng mga nipla. Okay, so, basic. Sobrang basic lang siya. Sa, kaya ano, dapat, ano, hindi tayo matenga kasi sobrang init na dito sa Qatar na yun. So, walang chance para mag-garden sa labas. Kaya indoor tayo. Okay, so indoor plants tayo. So yun lang ang tips natin. Magandang umaga. So if you think that this video ay nakatulong sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung paano maghalaman. Ayan, para hindi na kayo masyadong bumili ng mga tanim-tanim. Ayan, bili lang kayo isang piraso. Then padamihin nyo na. Galoon siya kasimple. Maging friendly lang tayo sa halaman natin. Sigurado, ganito siya kaganda. Ganito siya ka-green. Lagi na rin din siyang punasan. Okay, so yun lang po ang tips natin ngayong araw na to. Today is June 16, 2020. So,
yun lang po. Paki-like ang aking YouTube video sa paki-subscribe na rin kung inyong luluobin. Yan. Kung gusto niyo rin i-share, share niyo rin sa Facebook o sa any social media. Okay, so yun lang po. Magandang araw. Dapat ikikiss niyo lagi. Okay, that's my tips.